Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay pag-usapan natin ang ilan sa mga katanungan ng mga kapatiran natin kaugnay po sa pagsasagawa po ng salatul jama'a. Kung saan nga ba daw po pwesto ang magsasala kasama yung ma'mum. Saan daw po pwesto yung ma'mum? Unahin natin kung halimbawa ang sala ay dalawa lang. Kung ang magsasala po ay dalawa lang, ang imam at ang ma'mum. Halimbawa, ako lang at saka yung imam ko. Saan nga ba ako pupwesto? So, nagkasundo ang mga ulama na ang ma'mum, kung ako yung nasa likuran ng imam, dapat sa kanan niya ako. Tatabi ako sa kanya at doon ako pupwesto sa kanyang kanan. Sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sunnatu indana an yaqifa al-ma'mum al-wahid an yamin al-imam kama dakarna. Wa bihadha qala al-ulama kaffatan. So sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ang sunna sa amin, ang imam, ang ma'mum ay tatayo sa kanan ng imam kung mag-isa lang niya. Opo, at ito ay napagkasunduan po ng mga ulama sa kanan. Dito nagkaroon lang ng opinion, saan banda sa kanan? Kapantay ba ng imam o aatras ng konti yung ma'mum? May opinion ng ilan sa mga eskolar, aatras ng konti. Pero wala pong dalil. Dahil ang original sa pagsasagawa po ng salam ay lagi sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lagi natin sinasabi sa pagsasala, stau sawu sufufakum pa inataso yata sufufi min tamamis sala. So, dapat gawing pantay po ang linya. So, pangkalahatan ito. Kung imam lang at saka ma'mum, dapat magkapantay. So, dapat pantay po ang linya. Yan po ang mas may mabigat na dalil. Kasi ang utos, straightin po ang linya. Ituin po ang linya. Si Ibn Abbas, radiyallahu anhu, nung nagsala siya, naisalaysay niya na فَقُمْتُ فَوَتَوَدَّأْتُ وَسَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي سَنَعْتُ مَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. So, naisalay siya ni Ibn Abbas, after ni Magudo, nagsala siya kasamang propeta sallallahu alaihi wasallam, pumwisto siya sa kaliwa. So, ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kinuha siya at dilipat siya sa kanan. So, dapat pantay po. Yan ay lalaki sa lalaki. Eh. Kung dalawa yung ma'mum, kung dalawa yung ma'mum, halimbawa dalawa kami ng kasama ko, saan kami pupwesto? Sa hadis na naisalaysay ni Jabir, nasabi niya na nagsala kami kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pumwesto ako, sabi niya, sa kanan. Tapos si Jabbar pumwesto sa kaliwa. So ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dalawa, mayroon dito, mayroon sa kabilaan. So ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kinuha niya yung isa, kinuha niya yung nasa kaliwa niya, nilipat niya sa kanan. So nilipat niya kami, sabi niya, nilipat kami, sabi niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa likuran. So sa likuran kami, sabi niya, inilipat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, pag dalawa, ilalagay sa likuran. Opo, doon po pwesto sa likuran. Dito nagkaroon ng opinion ang mga ulama, sabi nila, wala ring problema na yung dalawa ay dito po pwesto sa kanan niya. Pero dito aabante ng konti para malaman sino ang imam. Ibig sabihin, pwedeng pumuwesto yung dalawa dito banda sa kanan ng imam o sa tabi ng imam. Pero ang pinakamainam, sabi ng ating mga ulama, ay doon sila sa likuran yung dalawa. Pag dalawa sa likuran, pwede rin sa kanan, pero ang mainam sa likuran yung dalawa, ang isa ay dito sa kanan ng imam, kapantay po niya ng linya. Ngayon, sa babae naman, ang babae naman pupuwesto sa likuran. Likuran ng ma'mum. Halimbawa, magsasala ako mag-isa, may katabi akong lalaki, yung babae sa likuran namin. Si Anas bin Malik, nung nagluto, nag-imbita ang kanyang lola na si Mulaika, nag-invite niyang propeta sallallahu alaihi wasallam doon kumain sa bahay nila. Pagkatapos kumain, nagsala ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagsala kami, sabi ni Anas radiyallahu anhu, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam nasa unahan at dalawa kami nung bata na ulila, lalaki, dito kami sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at yung matandang babae, yung lola ko, sabi niya, nasa likuran namin. Ang pinaka dapat na linya ng babae sa likuran, kahit mag-asawa pa yan, kahit mag-asawa dapat, hindi po kayo pantay ng linya, dapat nasa likuran mo ang iyong misis o yung mga anak mong babae nasa likuran mo o sa likuran pa ng lalaki. So yan po ang paraan ng pagsasagawa po ng sala, na kapag ka mayroong imam, kung saan ka dapat pupwesto.
Yan po, at hindi po sa kaliwa. Okay? Kundi sa likuran po, pag marami kayo at sa kanan ng imam, kung isa mo lang na lalaki at ang babae, kung kahit isa lang, sa likuran pa rin po pwesto. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi an-nisa akhiruha. Ang pinakamainam na linya ng mga kababaihan ay ang pinakalikuran nito. So yan lang po mga kapatid, ang konting kaalaman kung saan po dapat po pwesto ang ma'mum kapag mayroon siyang imam. Lalaki man babae, at least na ibahagi natin saan sila po pwesto. So yan lang po konting kaalaman. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.